25 turista na sakay ng bangkang sumayad sa mga bato sa Vincennes Camarines Norte na iligtas. Lokal na gobyerno gumagawa ng hakbang para maiwasang maulit ang naturang insidente. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Ito po ang nangyayari na sa amin mga... Nasa mabuti ng kalagayan ang 25 turista na sakay ng isang bangka na mula sa Calaguas Island. Ngunit biglang nagkaaberya habang nagbabiyahe sa karagatang sakop ng Vincennes Camarines Norte. Base sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, tumama ang tourist boat sa isang bato sa ilalim ng dagat na naging dahilan para mabutas ito at pasukin ng tubig. Nabatid na nagbabago umano ang formation ng buhangin sa bahagi ng karagatan kung kaya minsan ay lumulubog o lumilitaw ang mga malalaking bato sa ilalim ng tubig kapag low tide. Maliban dito, malakas din ang alon sa lugar kung kaya sumayad sa bato ang bangka. Doon kasi sa Sabang, meron po isang portion dyan, sir, na kabago-bago kasi dyan. Depende sa current, yung kuryente ng tubig, minsan yung dating daan na tatabunan. Yun siguro ang hindi na-anticipate ng piloto. Napag-alaman pa na hindi talaga yun ang ruta na dapat daanan ng mga tourist bangka dahil centralized na ang biyahe ng mga ito mula sa Centennial Wharf ng Bayan ng Talisay sa Camarines Norte. Ngunit dahil sa lakas ng alon ng mga panahong iyon, kung kaya sa Vincennes na napagdesisyon ng dumaong ng nasabing bangka. Kaugnay nito, humingi naman ng paumanhin ang tourism office sa mga apektadong turista at nagpasalamat sa mga tumulong na ma-rescue ang mga ito. Kami po ay nanghingi ng paumanhin sa nangyari na aksidente. Maraming salamat din po sa pag-intindi at lahat din po ng mga tumulong, gusto ko pong magpasalamat. Dahil sa nangyari, agad na nagpatawag ng pagpupulong ang lokal na pamahalaan ng Vincennes kasama ang mga bankero at iba pang ahensya ng gobyerno para pag-usapan ang mga hakbang na ipatutupad para maiwasan na ang mga ganitong insidente. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV.